Isang DIFF at limang armed lawless group nagbalik loob sa pamahalaan sa Midsayap, Cotabato, habang 400 mga sibilyan active auxiliary sumailalim sa KR Refresher Training sa DICAW Training Base sa Taviran, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Narito ang report. Muling nabigyan ng pagkakataon na manaig ang kapayapaan matapos sumuko ang kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF at limang miyembro ng Armed Lawless Group sa bayan ng Midsayap, Cotabato nitong September 24, 2022. Si Alias Gawang ang sumukong BIFF sa ilalim ng Karyalan Faction habang ang limang ALG na sumuko kasama ang kanilang leader na si Alias Yang. Si Yang at ang tatlo nitong mga tagasunod ay residente ng Barangay Nes habang ang isa naman na si Alias Ben ay nakatira sa Barangay Rangaban sa bayan ng Midsayap. Isinuko din ng anim ang kanilang mga bit-bit na armas at kinabibilangan ng isang caliber .30 sniper rifle, tatlong M14 rifles, dalawang caliber .30 Garand rifles, isang caliber .30 M2 carbine, mga magazines at bala. Ang kanilang pagbabalik loob ay malugod namang tinanggap ng Midsayap Local Government Unit at may binigay namang cash at livelihood assistance para sa inisyal na tulong mula sa gobyerno. This program is in collaboration with the local government unit, lalo na dito sa Midsayap. With this program, inihikayat natin ang mga kapatid natin na naging biktima din sa violent extremism. At isa ito sila sa mga pinomonitor natin at palagi nating inaalalayan para hindi na ulit sila mahikayat ng iba pang grupo. Kung ginawa niyo ang pagbabalik ng balit, ibig sabihin hindi niyo na kailangan yan. Iwala na kayo sa inyong kapaligiran, iwala na kayo sa LGU, iwala na kayo sa amin upang kami ang mga laga sa inyong kaligtasan. Samantala, nagtapos naman ang may 400 na mga CAFGO Active Auxiliary o CAA sa kanilang 45 days refresher training nitong September 26, 2022 sa Taviran 6th Division CAA Affairs Unit Training Base. Layunin nito upang i-refresh ang kaalaman ng mga CAA sa basic soldiery, mapahusay sa parehong military at non-military operations at mapaunlad ang camaraderie nila tungkol sa kanilang squad organization. Dumalo sa nasabing okasyon sina Colonel Roberto Breboneria, Commanding Officer ng 6th DICAW, Captain Jomar Clavel, Training Officer ng 6th DICAW, Captain George Elton Murana, Admin Officer, Captain Guillermo Pablo at Major Rodrigo Vito Jr., Assistant Commandant ng 6th Division Training School. Naglilingkod sa Sambayanan, kakampi sa Kapayapaan, Private Roland Ortiliano, Kampila News.